nasabi ko na napakaganda niya kung talagang panimula. Ang sinabi niya from zero to hero. Walang katumbas na kahit gaano karaming pera ang pamilya eh. Kapag lumaki na yung anak mo, hindi mo na yun mababalik kahit kailan. Kamusta mga amigit amigo? Maligayang panonood ulit dito sa ating channel kasama niyo ang amigo, Amigo Ezio. At dito sa channel ito ay nafe-feature ako ng buhay ng isang seaman, mapa-onboard man o bakasyon. Tara na't sumama sa aking mga kwentong pangkalokohan, mga pakikipagsapalaran, at mga bagay na siguradong kapupulutan ng aral. Kaya huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell button sa baba para ma-notify sa tuwing mag-upload ako ng bagong kwento para sa inyo. Ngayong araw eh, malapit na magtapos ang ECQ sa buong Luzon. At babaguhin na ito sa GCQ. Pero bawal pa rin bumiyahe kung saan-saan, lalo na't kapag hindi ito importante. Kaya pinagpabuti na lang ng aking bisita ngayon sa ating channel na dito na lang kami sa online ngayon gumawa ng kwento para sa inyo. Siya ay kaklase ko dati sa college sa MAAP at sakto na kakababa niya lang sa barko ngayon mga amig at amigo. At maswerte tayo na nakuha natin siya para makapagkwentuhan ngayon. Ang hirap pa naman niya schedule. Siya ay si Jeremy Lozano at kasalukuyan siya ay isang third mate sa isang tanker vessel. Alright. At pag-uusapan namin ngayon kung ano nga ba ang pinagkaibahan ng third assistant engineer sa third mate in terms ng trabaho at experiences. Jeremy, para meron tayong susundan na topic ngayon sa ating kwentuhan eh naghanda na ako ng series ng questions para magkaroon ng idea ang ating mga manunood kung ano nga ba ang buhay ng isang third mate sa barko. Yung tipong mala GGV, Jeremy. Alam mo yun? Oo. Yep. Siyempre, sasagutin ko rin ito sa side ng bilang third assistant engineer. Handa ka na ba? Handa na, amigo. Siya nga pala mga amig at amigo, ang lahat ng mga experience namin na ito kahit papano eh hindi magkakatulad. Dahil nagbabari pa rin ito depende sa kung ano ang type ng vessel at kung ano ang company policy na napapatakbo sa aming barko. Tama ba, Jeremy? Tama. Unang tanong, Jeremy. Before tayo nag-aral sa college, paano ka nakapag-decide maging isang seaman? Bale, amigo, yung story ako ng pagiging seaman, medyo mala MMK yan eh. Kasi nung time talaga ng high school pa lang ako, medyo hindi talaga ako sure kung ano talaga yung gusto kong career. So nung una niyan, ang gusto ko talaga parang pag-artista eh. Hindi, pero nangarap ako na maging artista kasi may mga times talaga na parang gusto ko ng attention. Parang gusto ko yung ako yung ano, yung napapansin. Pero na-realize ko na hindi yata para sa akin yun. Parang malayo. Hanggang pangarap lang. Pero nung dumating din naman yung time na naisip ko, kung ano na lang siguro yung ibigay sa akin ni Lord or kung ano naman yung makuha ko sa base sa tadhana. Nangyari nun is nag-rely na lang talaga ako sa suggestion ng parents ko. Kasi nung time talaga na yun, wala akong idea kung ano yung gusto ko eh. Kumbaga, kung ano talaga yung masuggest nila, tiwala na lang ako. And sabi nga nila, di ba? Mother or father knows best. Di ba, amigo? So yun, sila na naman yung nag-suggest sa akin na mag-seafarer na lang daw ako. At kasi nga, kilala yung academy na recommend nila sa akin sa Bataan. And yun, go na lang ako. Hindi ko man alam yung magiging buhay ko dun, pero tiwala na lang. Kasi yun, hindi naman ako nagsisiya sa aking naging outcome. Sa akin naman, Jeremy, naging seaman ako dahil di tulad sa'yo na ikaw lang yung isang OFW sa iyong family, di ba? Sa akin, sa family ko, tatlo kaming OFW sa aming family. Si father ko, ang kuya ko, at ako. Bale, puro kami seaman lahat. Ang father ko marine engineering, ang kuya ko marine transportation, at ako ay marine engineering. Ngayon, nung pag-graduate ko ng high school, hindi ko naman talaga first choice yung pagiging seaman, yung idea ng pagsisiman. Kasi nakita ko nga sa father ko
na yung kung ano yung mga naranasan niya, pati sa kuya ko. Ang dati, ang gusto ko is maging avionics, yung maging makinista sa aeroplano. Which is ganun din yung gusto ng kuya ko dati, which is maging piloto. Nag-graduate ako ng high school, nag-exam ako sa maraming schools. Sa Coast Guard, sa PMMA, dito sa MAAP, at marami pang iba na colleges. Pero una ako nakapasa sa MAAP. Kaya dito na ako napunta kaagad. Di ko na nasubukan itry yung ibang schools kasi yung results, pagkatating na pagating, dumiretso na kaagad ako dun sa MAAP. Ngayon, kaya napili ko din yung CMAN kasi sinasabi mo kanina, tadhana talaga. So, next question tayo, Jeremy. Yes, next question. Bakit mo napili maging deck department kaysa maging NG? Yung pag-decision ko na yan, talagang napakadali lang talaga ng pinagmasiya ko ng sagot niyan. Kasi sa akin kasi, yung parents ko kasi sabi nila, huwag ka na mag-engine kasi mukhang madungis yan. Lagi ka malalagyan ng langis. Di akala lang sa deck para kapi-kapi ka lang. Sabi, pag daw kasi nasa bridge ka lang or yung navigational area ng barko, ano lang, mag-navigate ka lang ng ship, siguraduhin mo lang naman kung nasan yung barko mo. Babantayan mo lang yung position din. Siyempre, coffee lang din. Yun yung pinaka-impression ko nung una eh. Kasi nung una talaga, ang naisip ko talaga pag deck officer ka, parang nag-aircon ka lang, tapos sulat-sulat. So, yun nga. Okay naman. Masaya naman talaga. Sa akin naman, mga amig at amigo, napili ko siya maging marine engineering kasi dati pa lang, before pa ako mag-college, mga high school, mahilig na talaga akong magbaklas-baklas ng mga gamit. Yung tipong maayos, tas babaklasin, tas aayusin ulit. Yun yung mga trip ko dati, yung mga Lego-Lego, yung dikit-dikit na mga Lego, yung gawa-gawa. Kaya yung dahil sa experience na yun, parang gusto kong maging engineer. Yan. At greatly din yung influensya ng magulang, biggest decision making ko. Yung kung ano yung skills na meron ako before pa ako nag-college, yun yung pinagbasihan ko kung ano yung pagkuha ng course, at which is ito yung marine engineering. Next question, Jeremy. Ano ang na-experience mo nung first time mo nagbarko na bilang dekadet? Bale, amigo, ang experience ko nung una ko pagbarko, medyo kalbaryo talaga yan eh. Pero masabi ko naman na na masaya siya, pero mahirap, may thrill, malungkot. Kasi nung time na yun, sumabay yung love life ko, LDR. So, yung mga sa inyo na mga first timer na mga lover boys, so mga may experience rin yun. Lalo na pag first time nyo, may experience yung homesick, lovesick, foodsick, lahat na. So, nung time kasi na yun rin, syempre kumakapa ka pa sa mga work mo, hindi mo pa alam yung trabaho mo. Kung marunong kang makisama, doon ka talaga nagsusurvive. Kasi sa barko, hindi talaga mahirap ang trabaho dyan. Dahil lang trabaho na aaral siya. Lahat tayo dyan, pag sumumpa tayo, back to zero. Lalo na yung mga fresh grad. Ang kailangan mo lang talaga doon is lakas ng loob. Tapos, marunong kang makisama. Kasi bawat sampa mo ng barko, iba-ibang tao mga kasama mo. At titimplahin mo yung ugali nila kung mag-drive ba yung ugali nyo. Ako, mga amigat amigo, bilang engine cadet nung una kong sangpa sa barko, masasabi kong expected ko na. Kasi sabi ko kanina, di ba, meron akong father na OFW din, kuya ko OFW din, para silang seaman. Before ako sumampa sa barko, na-briefing na nila ako kung ano yung mangyayari, kung ano yung kailangan kong gawin. At tama yung sinabi kanina ni ating amigo Jeremy na pinaka-kailangan mo talaga sa barko is ang pakikisama. Yun talaga yung ang pinaka-keyword na kailangan mong dalhin sa barko. Pakikisama bukod sa iyong mga damit, shorts, brief, sapatos, kahit ano. At the top of that, kailangan mo magdala ng malaking-malaking pakikisama. Next question tayo, Jeremy.
nung naging third mate ka na, ano-ano naman ang duties and responsibilities ng isang third mate? Yung sa third mate, ang primary na duty niya talaga is watchkeeper siya ng barko when it comes to navigation. So, navigation means kailangan mong manavigate yung ship from based dun sa passage plan ni second mate. Kailangan mong masunod yun, monitoring kung safe ba tayo sa vicinity ng mga dinadaanan natin, wala bang mga itawag na bahura or yung maiwasan natin yung grounding. Then, yung mga iba pa namang duties ng third mate namin is yung maintenance na sa barko, maintenance ng firefighting, yung mga fire hose, fire monitoring, tapos yung mga life savings, mga life buoy, life boat. Tapos yung pinaka nakakapuyat lang talaga na trabaho ng third mate is sa amin yung pagpe-prepare ng tinatawag na port documents, kasi napaka-importante yung port documents. Kapag hindi mo ma-complete ng port documents, hindi kayo makakapasok dun sa next port nyo. Para kasi nagsasagot na niya na exam eh. Sasagutan mo yung ano, yung information ng barko, yung ship's name, yung mga IOM number, tapos sasagutan mo pa yung mga ISPS na questionnaire, security na ano, ng barko. Tapos after nyan, i-prepare mo pa yung mga ship documents. Nare-regular yan ng mga immigration, custom sa next port ah. Tsaka isa pa yung mga ano natin, yung mga personal items, tinatawag na crew effects. Sa akin naman bilang third assistant engineer, mga amiga at amigo, ang hawak kong machinery boiler, pumps, freshwater generator, aircon, refrigeration unit. Ito yung chamber na kung saan kami naglalagay ng mga pagkain namin na umaabot ng 4 months. Depende sa kung ano yung mga makukuha naming provision sa barko. At bukod dun, ang mga safety equipments katulad ng lifeboat engine, rescue boat engine, ilaw. Kasi sa amin, sa company namin, mga amig at amigo, ang third assistant engineer ay siya rin yung electrician sa barko. Kaya sa akin din yung mga pag-check ng ilaw kung alin yung punde at papalitan ito kapag kailangan. Bukod doon, ako rin yung nagkukumpute, mga amig at amigo, ng aming bunker fuel consumption per day. Ang tawag kasi namin sa fuel namin sa barko is bunker, na kinocompute ko siya na siyang ire-report sa company namin para meron kaming transparency na kung ilan yung fuel at kung aabot ba kami sa port ba na yun at pabalik. Pwede mo lang may dagdag. Sige. Yung sa ano pala, yung sinabi ko palang duties ng third mate namin is baka nagbabari sa iba't ibang company. Sa amin kasi, nahati yung safety sa amin, safety officer. Kasi normally, sa ibang company, ang third mate, sa kanya talaga lahat ng firefighting, yung mga safety. Yes, katulad sa amin. Oh, pero sa amin kasi, meron kaming extra na officer. Ang normal kasi talaga is yung chief mate, nag-duty siya sa 4 to 8. Pero sa amin kasi, ang chief mate namin is dayman. So, ano nangyari? Nagdagdag sa amin ng another pang officer. Maaring third mate or second mate. So, yung mapupunta sa 4 to 8 sa amin, siya yung nagiging safety talaga. Safety officer. Sa kanya napupunta yung mga life-saving. Tapos yung nangyari sa amin sa 8 to 12 na officer, sa kanya yung firefighting. Kung gusto nyo pa malaman ang isang trabaho ng third assistant engineer, ay i-check nyo lang banda dito ang aking video tungkol sa third assistant engineer Saturday routine. Next question tayo, Jeremy. Kung bibigyan ka ng pagkakataon na magbago ng department, magbabago ka pa between deck and engine? Sa akin? Hindi na. Kasi okay na ako sa deck eh. Lalo na napamahal na ako sa deck department, di ba? Okay na ako sa deck kasi syempre, used na ako sa trabaho ko kaysa naman adjust na naman sa panibagong work. Tsaka isa pa, sa totoo lang, ayoko lang din talaga ng medyo madumi na work eh. Yung mga oil, ano may tawag yun? Mga makina. So, yung langis. Mga langis-langis. Pag nag-ano kami, nag-coffee time kami. Kasi sa barko kasi normally merong coffee time na 10 a.m. to 10:20 sa amin eh. 10 a.m. to 10:20.
Naamoy ko talaga yung mga engineers eh. Hindi ko naman sinasabing mabaho sila, pero may amoy na, ano sila, amoy langis na... Amoy, di ba? Di ba? Siyempre, 90 din, mainit dun eh. Medyo ayoko lang din ng gano'n. Parang ano, para sabihin natin, hindi siya madumi. Yeah. Oh, hindi, hindi. Pero hindi ko sinasabi na mas mahirap yung deck or mas mahirap yung engine. Sa engine, mahirap siya physically. Pero masabi ko naman, yes. Pag sa deck naman, mentally. Para may levels ng difficulty yan. Oo. Yeah. Yung sa deck, mapapagod ka mentally kasi puro about, ano siya eh, sa utak. Utak talaga, lalo na kung kapitan mo, mahilig magtanong ng mga theoretical, lalo na yung sa mga celestial navigation, yung pagpa-plot ng true, ano, yung sun, sunset, stars. Alam niyo yun, yung gagamitin niyo yung mga stars or yung sun para ma-pinpoint niyo kung nasaan yung position niyo. Sabi nila kasi, importante daw yan pag nasira daw lahat ng navigation equipment, yan daw yung last resort. Pero so far, di ko ba naman na-experience na gano'n, nasira yung ano namin. Pero mas maganda raw na equip ka with knowledge ng gano'n, how to sod. Pero Amigo, baka magamali sila ng impression sa deck department. Hindi ko sinasabi na ang deck department purely sa navigation na kasi meron pa tayong mga ABOs, BOSUN na deck din sila, part sila ng deck department at sila naman yung sa maintenance ng deck. Hindi madali ang buhay nila kasi sila yung ano eh, yung nagme-maintain talaga eh. Pipintura, nagbabaklas din ng mga tubo-tubo sa amin. Tapos sa maintain pag may nasira. Oo. Parang sila yung sila maintenance yung, group ng deck department. Oo. Hindi lang sila maintenance, halo-halo yan. Pwede silang kargador, pintor. All around it. Sabi nga nila eh, pag nagsiman ka, lahat ng trabaho, matatrabaho mo. Lahat, kahit lahat ng profession, maging ano ka. Bombero ka na, pukta na, basurero ka pa. Oh, basurero. Meron pa ka sa amin eh, nagiging barbero ka. Pag linggo, nagiging barbero. Tapos, janitor. Pag nasa loob ka, janitor ka. Tapos, lahat na talaga. Kailangan flexible. Sa akin naman mga migat amigo, bilang third assistant engineer at bilang nakarami na rin na experience sa pagbabarko, masasabi ko at minsan talaga, honestly, sumagi sa utak ko na mag-deck department. What if kung mag-deck department ako? Kasi minsan pag nararanasan mo na minsan 24 hours kayo na walang pahinga or walang tulog, lalo kapag bunkering, mapapaisip ka talaga ng negosyo sa lupa. At honestly, na-experience kong mag-isip ng lumipat sa deck department dati. Pero nung nakalipas na yung mga challenges, kunwari, bumalik na at nag-relax na ulit, syempre, bumabalik ang puso ko sa pagiging engineering. Next question tayo, Jeremy, at last para sa ating katanungan ngayong gabi. Kung bibigyan ka ng pagkakataong baguhin ang profession mo, magsisiman ka pa rin ba after mo malaman lahat ng experience na ito? Amigos, sa totoo lang, di ba sabi ko sa totoo lang, di ko naman talaga ginusto yung pagiging seaman. Naging seaman lang naman ako dahil ito yung nasuggest sa akin ng parents ko. At naging okay naman siya kasi maganda siyang source of income, nakakatulong siya, honesty, ayos talaga siya. Pero masabi ko talaga na mahirap yung buhay on board. Di ba na-experience mo rin pag on board ka, tapos maalon. Tapos alam mo yung sobrang alon, di ba? Lalo na sa Bay of Biscay. Ano pa mga maalon na experience? Amigo, di ba? Salo, sa Pacific Ocean. Ayan. Matindi doon. Pinakamaalon na ano ko talaga sa Bay of Biscay. Tandaan niyo, pag nandiyan kayo sa Bay of Biscay, talagang napakaalon dyan. Tapos, marami ako mga kasama dyan, sumusuka. Yung isa nating kaklase, hindi ko na sabihin kung sino. Nakasama ko siya, sumusuka na ng color green. Wala na siyang masuka. Tapos, doon mo maiisip na mag-negosyo na lang ako. Ganun doon eh. Pag nasusuka ka, mag-iisip ka lang, mag-negosyo na lang ako. Tapos, ganun yan. Tapos, after nyan, after ng alon, maaraw na ulit. Doon mo ulit mag-iisip. Doon ka ulit mag-iisip. Uy, extend. Extend na ulit tayo. So, ano lang naman is,
ang pagbabarko ko, mahirap siya, pero maganda siyang profession. Kasi based din sa mga friends ko na alam nila yung comparison ng mga ano eh, mga jobs dito sa land-based tsaka sa atin na yung seafaring nga doon talaga is isa sa mga pinakamataas na paying job na ma-offer sa atin. So, masabi kong okay siya. Pero yun nga lang, hindi ko siya ma-recommend na pangmatagalan. As in, for sa akin, pang-ipon lang, maka-ipon ka lang, ayos yan. So, kung tatanungin mo ako kung magsisiman pa ba ako, eh... Sa ngayon, nasa plano pa lang eh. Nasa plano ko pa lang na siguro sa ngayon, ayaw ko muna magsalita na tapos. Mag-ipon muna ako, ipon, tapos tapusin ko muna yung mga projects ko. Lalo na yung mga bahay na hinuhulugan, yung mga binabayaran ko monthly. Tapos after nun, kapag sabihin kong naka-acto na ako ng kapitan or kahit kapitan siguro. Siguro pwede na mag-retire pag naka-ipon. Tapos siguro magturo na lang, no? Magturo or pwede rin mag-vlogger na lang. Dito sa YouTube, vlogger na lang tayo. Malaki rin naman kinikita dito. Or depende kung who knows. Malay mo, may nakatandaan na sa'yo na profession. Baka matuloy pagiging artista natin. Ma-discover. Kunwari, hindi ka seaman ngayon. Ano trabaho mo po sakali? Kung ano yung sa back of the mind mo, kung ano yung trabaho mo po sakali? Siguro, baka nag-ano lang ako sa McDo. Alam mo yung nag-ano, nagka-type sa cashier. One order, please. Pero pwede yun, ha? Oo, basta marangal, di ba? Basta, kahit anong trabaho man yan, basta marangal, good tayo dyan, mga amigatami. So, baka tayo kasi hindi natin masabi na kung ano magiging career natin eh. Kasi, ako kasi, sa akin kasi kung ano talagang makita ko lang ng opportunity, dun ako eh. Wala talaga akong plan saan, para akong go with the flow lang. Pero, ganun lang. Baka nga, mali, artista talaga ako. Sa akin naman, mga amigatamigo, bilang long time seafaring na rin, 4 years, di ba? Long time na rin yun. Sabi kong pareho din sa sinabi ko nung una, kanina sa ating video, hindi ko first choice yung pagiging seaman, mga amigatamigo. Kung hindi man ako seaman ngayon, sigurado iba yung trabaho ko. Except dito sa pagsiseaman. Pero kung bibigyan ako ng pagkakataon, kung magsiseaman ba ako ulit, kung may dumating na genie sa buhay ko at bibigyan ako ng pagkakataon baguhin yung buhay ko na magsisiman ba ako ulit or hindi? Siguro pipiliin ko, after ko ma-experience lahat na ito mga amigatabi ko, pipiliin ko pa rin magsiman. Kahit na sinabi ko kanina nung una na hindi ko first choice yung magsiman. Pero, don't get me wrong mga amigatamigo. Ang seaman is hindi siya pang long time na trabaho. Kaya, nagpe-prepare na ako ng sarili ko na mga backup plans. Katulad ng pagtuturo sa college, which is nakapagturo na rin ako sa college ng 2 beses. Nakapagturo ako sa training centers na 3. At may mga iba pa akong mga talents na inaaral katulad ng photography at videography. Para magamit ko ito kung sakaling nag-decide na akong mag-stop ng pagsisiman. Pero balik tayo dun sa kung bakit ko siya pinili. Yung pagiging seaman. Pinili ko siya mga amigatamigo kasi ang na-experience ko dito sa pagiging seaman marami. Sobrang dami na hindi ko ma-experience sa ibang trabaho, I think. Nakakapunta ako ng ibang lugar for free. Nakakapagbakasyon ako ng kahit gaano katagal. Depende sa kung gaano ako gusto. At nakakapaggawa ko ng mga kung ano-anong bagay bukod sa aking profession, which is nagagawa rin naman ng ibang trabaho, pero mas marami yung time mo para sa sarili mo kapag nakapag-cashion ka kasi. At isa ko pang point, mga amigat amigo, bakit sinabi ko na hindi siya pang long-term na job? Kasi sabi ko rin kanina, mga amigat amigo, di ba? Ang father ko at kuya ko is OFW. So, simula pagkabata ako, lumaki kami ng hindi namin nakakasama yung aming father. Wala kaming father figure sa tahanan nung lumalaki kami. Kaya sabi ko sa sarili ko, kapag ako nagkaroon ng sarili kong pamilya, hindi ko gagawin ang lahat ng na-experience ko first hand sa aking family
At gagawin ko rin yun sa magiging anak ko. Kasi as a OFW son, iba talaga ang experience na lumaki ka sa feeling ng iyong father. At siguro, masasabi ng iba, depende na rin yun sa pagdala ng, ano yun, no, ng pamilya. Pero masasabi ko talaga, mga migat amigo, hindi panghabang buhay na profession ang seaman. Although, sabi nga ng ating amigo Jeremy na magandang experience to kasi high-paying job. Pero, yun nga, walang katumbas na kahit gaano karaming pera ang pamilya eh. Kapag lumaki na yung anak mo, hindi mo na yun mababalik kahit kailan. So dyan na nagtatapos ang ating mga katanungan, amigat amigo. Jeremy, may gusto ka bang idagdag sa ating mga manonood? Any advices? Amigo, gusto ko lang sanang i-advise itong mga, ano natin, mga future seafarers na nagbabalak nga. Huwag kayong ma-discourage kung may nasabi kaming mahirap. Mahirap talaga yung pagbabarko. At kung nasabi man namin na hindi talaga siya pamatagalan. Pero itong career na to, nasabi ko na napaganda niya kung talagang panimula. Lalo na kung gusto niyo talaga ng ano na makaipon agad. Pwede niyo siyang i-take advantage as a shortcut. Shortcut na makaipon agad kayo para matapos niyo agad yung mga investments niyo. Marami akong mga kilala na galing sila sa wala. Mga sinabi niya from zero to hero. Mga talagang galing sila sa wala. Ngayon, yung mga mansion niya eh. Mansion na sila ngayon eh. Tapos, mga dami pa kanilang mga anak na eh. So, yun lang din. Sabi ko lang din na kung talagang gusto niyo mag-seafaring is aralin niyo kung paano magkaroon ng lakas ng loob lang. Lakas ng loob yung puhunan niyan eh. Tsaka matuto kayo makisama kung meron kayo mag-survey kayo sa barko. At willing kayo to learn kung ano naman yung mga magiging trabaho niyo. Bawal yung patamad-tamad doon tsaka yung nagpapalusot sa trabaho kasi pag-iinit na kayo. Hirap pa kayo mag-survive. Yun lang. Ang last ko na lang ma-advise sa inyo mga migat amigo, eh kahit ganito man ang amin na experience at naikakwento sa inyo, eh huwag kayong ma-discourage. Kung naka-decide talaga kayo na maging isang seaman, eh i-pursue nyo. Pero siguraduhin nyo na buo ang loob nyo mga migat amigo. Dahil ang isang pagsisiman, eh hindi siya isang birong trabaho. Malalayo ka sa inyong pamilya, sa iyong mga mahal sa buhay at hindi mo makikita ang paglaki ng anak mo kung dire-diretso ang pagsakay mo, which is maybe plano ng iba. Pero yun yung mga bagay na dapat nyo i-consider bago nyo siya pag-aralan. Pero in terms of benefits naman, eh high salary paying job siya. Isa din eh halos na lahat ng kilala ko eh nag-ipon muna sila at nag-invest at hindi na sila nagtagal sa pagbabarko. Which is yun din ang plano kong gawin. Kung saan man kayo mga bigat abigo ngayon, eh stay safe. Stay at home kung wala man kayong mahalagang pupuntahan. Make the best out of it mga bigat amigo. Samantalin ito para matuto ng mga bagong bagay. Katulad nitong si Lodi natin na si Jeremy. Mag-uumpisa na rin siya mag-vlog. Mag-subscribe na rin kayo sa channel niya at ililink ko to sa description sa baba. Kung meron man kayong gustong pag-usapan namin ni Jeremy sa susunod, ay i-comment nyo lang badang baba. At kung nagustuhan nyo ang video na ito, ay mag-iwan ng like, patunugin ang notification bell button sa baba, at i-share para makapag-inspire pa sa marami. Huwag kalimutang mag-like ng ating Facebook page at mag-subscribe sa ating YouTube channel na makita nyo sa baba. Huwag din palampasin ang iba't iba ko pang playlist na makita nyo sa kanan. Hanggang sa muli! Ako ang amigo nyo, Amigo Ezio, ang nagsasabing, dagat, pangalabang dala, tibayang lo, sa bawat pagsuka.